Hindi makapaniwalang babaeng Austrian national na mauuwi lang sa trahedya ang dapat sana'y masaya nilang honeymoon sa Bohol. Ang kanya kasing 30 anyos na kabiyak na si Michael Aucian, kasama sa apat na nasawi, makaraang gumuho ang Clarine Bridge sa Luway, Bohol noong isang araw. Isa pa sa mga nasawi, ang 29 anyos na si Epiphany Carmi Onyada na taga-Tagbilaran. Sa burol ni Epiphany, inabutan naming tulala ang kaibigan niyang si Gian Arlo Gagni. Kwento ni Gian, kasama niya noon si Carmi nang mangyari ang trahedya. Galing daw sila noon ng bayan at pauwi na nang mapadaan sa naturang tulay. Isang dump truck umano na puno ng limestone ang biglang nag-counterflow. Kasunod nito, gumuho na ang tulay. Sana makausap yung driver ng truck, anong dump truck, kung bakit pumasok siya. Na alam naman niya yung tulay, may load limit lang. Tapos, dump truck pa yung dinadala niya. Base sa inisyal na ulat, 12 sasakyan ang nahulog sa ilog. Patuloy ang isinasigong search and retrieval operation sa lugar habang pinaiimbestigahan na ng local government ang dahilan ng pagguho. Yeah, it's very unfortunate. Sad day for Luwayano people, sa people of Bohol. Our Clarine Bridge fell down. We have already 4 casualties and more than 15 survivors. At present, the rescue and retrieval operation is ongoing. We have divers from the province and from the Alona in Panglao who are helping. Ang Clarine Bridge ay napinsala na noong malakas na lindol noong 2013. Halos katabilang nito ang itinatayong bagong tulay na inaasahang matatapos ngayong taon. Ayon sa DPWH, ang mga istruktura gaya ng mga tulay ay maaaring maiklasify sa good, fair, poor at bad condition. Ang Clarine Bridge daw ay nasa fair condition. Ibig sabihin, may kailangan ng palitan o ayusin sa parte ng tulay na nakaapekto sa tibay nito. Bumagsak kanina ng 4:20 p.m. sir. Sa kanyang Facebook Live, sinisi ni Bohol Governor Art Yap ang pagguho ng tulay sa anyay stationary traffic. Ayon daw kay Engineer Magiting Cruz ng DPWH, para lang daw sana sa flowing traffic ang naturang tulay. Ang kaso, bunsod ng mabagal na daloy, pumirmis sa tulay ang mga sasakyan, kabilang na ang ilang cargo vehicles. There were a lot of cargo vehicles on the bridge and the bridge could not take the weight and that's the reason why it collapsed. Samantala, aabot sa 23 ang nakaligtas sa naturang sakuna. Kanina, namahagi na ng 10,000 pesos na tulong ang DSWD Luway sa mga survivor. Oscar Oida, GMA News.